Part 2 na tayo ng ating quiz 1 na solution sa ating basic algebra review course. Okay? Binukod ko yung mga pinag... tama ba yung term binukod? Yung pinag... Inipon? Inipon yung mga similar na mga problems. Bukod ba tawag doon? Sige po. Find the sum of the coefficient of the variables in the expansion of 2x plus 4y minus 3 is equal to 5. So, kung i-expand down natin ito, no, magkakaroon tayo ng mga quantity na mag-involve ng x, y, merong product x, y, may mga power sila. Ang hanapin, ang kukunin lang natin ay yung sum ng coefficients ng mga terms sa bawat term doon sa expansion. Kukunin lang natin yung mga coefficients doon tapos i-add up natin, yun yung gagawin. Pero dahil ang quantity na to at saka yung expansion nito, ang expanded form nito ay identity. Kung ano ang value dito, yun yung value sa expansion, di ba? Itong original na equation, yun din yung value sa expansion. So, ang gagawin lang natin, hindi natin kailangan expand para mahugot pa natin or makuha pa natin yung mga coefficients na yun. Diretsuhin na natin last para magawa natin yan. I-set lang natin yung x to 1 at saka yung y to 1. At before ako magpatuloy nito, no, i-illustrate natin yung ang konsepto sa ating gagawin. Example class, meron tayong quantity na x plus y raised to 2, di ba? Simple lang to expand, magiging x squared plus 2xy plus y squared. So, kung kukunin natin yung sum ng coefficients, kukunin lang natin coefficient dito, which is 1. Ang coefficient naman dito ay 2, di ba? Ang coefficient dito ay 1. So, ang sum ng coefficients ay 4. So, ganun din lang mangyari, instead na dito mo kukunin sa expansion, ganun din lang ang mangyari kapag kukunin agad natin dito by setting x is equal to 1. Kasi pagkuha natin ng value ng x, ng coefficients dito, sinet lang natin yung x to 1 at saka yung y to 1. Kapag ang x ay 1, ang matira ito. Kapag ang x ay 1, ay ang y ay 1, ang matira ito. Ang x ay 1, ang y ay 1 pala, ito yun matira. So, why not gagawin natin dito? I-set mo yung x to 1 at saka yung y to 1, ang mangyari, ang sum ng coefficient ay magiging 1 plus 1, quantity raised to 2. So, magiging 4 pa rin. Diba? Ayun yung gagawin natin dito. At yun yung magiging solution natin. So, ang ating sagot ngayon ay sum ng coefficients ay equal to 2 plus 4 minus 3 raised to 5. But take note class, ang dulo natin actually, meron tayong sa expansion, ang dulo natin ay negative 3 quantity raised to 5, which is equal to negative 5 raised to or negative 3 raised to 5. Negative to na quantity na sa dulo. Wala siyang katabing variable na x or y. Hindi siya coefficient. Ang tawag sa kanya, constant. Constant na term. So, hindi siya kasali sa i-sum up natin. Hindi siya kasali sa i-add up. Kasi ang i-sum up lang natin dito, mga coefficients lang, yung mga numero na katabi sa mga variables. Okay? Mga numero na kasama yung may kasamang variable. So, ibig sabihin, tanggalin natin to. Or i-resolve natin to class na negative. Take note na kung nandito to kasali, nabawas actually to na quantity doon sa sum. So, ibalik lang natin. Negative yan, gawin mo lang plus dito. Kung mag-positive to dito class, sabi natin rest of 4 ka. Kung rest of 4 lang ito, mag-positive ito, tanggalin mo. Gawin mong minus. Dito kasi negative siya, ibalik lang natin. 3 raised to 5. Ganun yung mangyari and that is our answer. Okay? Ilan to? Tingnan natin to class. Magiging 2 plus 4 minus 3 is 3 raised to 5. Tama na. Grabe, nag-isip. 3 raised to 5 tayo. Plus 3 raised to 5. So times to lang to. And that is the answer. 486, letter A tayo. 486 yung ating sagot. Sunod na problem. Find the fourth term in the expansion of x cubed plus y squared raised to 4. So, diretso lang to sa formula class. Kung meron kang formula, hindi mo to kailangan expand pa hanggang sa pang-apat. Okay? So, pwede mo to gamitan ng formula kasi fourth term yung hinanap. You can do that. So, you have this. Kung nasanay ka sa formula, pwede mo to diretsuhin. R term is equal to, tawag dito, n choose m. Tapos a raised to n minus m
b raised to m. Yun yung ating r term ng binomial expansion, where m is r minus 1. So kung i-identify natin yung mga quantity dito, yung mga dito sa ating formula, ang ating a actually ay equal to x cube. Ang ating b ay equal to, tawag dito, y squared. Ang ating n naman ay equal to 4. Ang ating hinanap ay 4 terms. So, ang r natin ay 4. Ang ating m na nasa formula ay r minus 1 or 3. Yan yun. Yan yung elements ating formula. So, masolve na natin to. Ang 4th term, which is the r term dito, ang 4th term pala ay equal to. Okay? N choose m. We have this 4 choose 3. 4 choose 3. N choose m. Tapos we have this a. Ang a natin ay x cube. Ito yun, x cube. Raised to 4 minus 3. That is n minus m. Tapos b, that is y squared. Raised to m, raised to 3. So magkakaroon tayo ng 4 choose 3. 4 choose 3 I think is 4 also. Tingnan natin glass. 4 choose 3. 4 nga lang. 4 times x raised to, ito ay raised to 3 lang to. We have y raised to 6. So the answer natin is letter C. 4x cubed y raised to 6. Yun yung sagot natin. Now, kung observant ka, no, tapos medyo naalala mo yung mga bagay-bagay tungkol sa expansion, diretso, hindi mo na actually kailangan ang formula na to. Kasi ang hinanap natin ay 4 term. Tapos raised to 4 tayo. Anong ibig sabihin ko, class? Kasi kung expand mo, class, yung x plus y or yung a plus b tayo, kasi yun yung sa ating formula. Expand mo yung a plus b raised to n. Magkakaroon ka ng number of terms na tawag dito, n plus 1 terms. N plus 1 terms ang meron doon sa expansion. So, kung 4 tayo, magkakaroon tayo ng 5 terms pala sa expansion. Okay? Now, ang hinanap pala dito ay 4th. Ang hinanap dito na 4th term ay second from the last. Pangalawa, galing sa dulo. Diba? Yun yung hinanap 4th term kasi magkakaroon tayo ng 5 terms doon sa expansion. Ha? So, kung second from the last, madali lang actually siya ma-identify. Kasi ang coefficient ng second from the last actually, second from the last term. The last term. I equal to n. So, kopyahin mo lang yung power na yan, n. Tapos a. A raised to 1 na lang. Tapos b raised to n minus 1. Ganun lang siya. Okay? So, yun yung second from the last term. So, galing sa formula na yan, ang mangyari dito ay 4. We have this a, ang ating a ay x cube. That is x cube raised to 1. Okay? X cube na lang yan. Tapos b raised to n minus 1. Ang b natin ay, saan yun? Y squared? Or ito yun? Y squared? Y squared yung ating b. Ang n minus 1 natin ay 4 minus 1, 3. So therefore, ganun pa rin. Kuha pa rin natin glass. 4, or dito ako, 4x cubed y raised to 6. Okay? So i-recall lang natin, no, kasi nandito na tayo. I-recall na lang natin na kung meron tayong a plus b raised to n, kung expand natin to class, ang una niyan ay a raised to n. Ang pangalawa niyan, class, ay pariho rin ito. N a raised to n minus 1 nga lang, tapos b raised to 1. Mabaligtad lang. Tapos sunod nito ay dot dot dot. Ang ito yung first, ang sec, at saka second. Ito naman yung second from the last. Ito yung second from the last na n a b raised to n minus 1. Tapos ang last term naman ay b raised to n. Yun yung ating expansion. So ang dot 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 na yan, kung gusto nyo ma-recall, balikan nyo lang yung sa ating course outline dito sa ating review course, paano siya, ang mga nandyan, detalye sa mga dot-dot-dot pa yan. Na-discuss natin yan thoroughly sa ating review dito sa matalino. Okay?
So, ito yung hinugot natin. Ayos. Sunod na problem. We have this. The middle term in the expansion of x cubed plus 4 raised to 10 is what? So, kapag meron tayong 10 raised to 10, magkakaroon tayo ng 11 na terms. So, ang 11 na terms, ang gitna niyan ay pang-anim. Pang-anim yung ating hinanap. Okay? Ang r ay equal to 6. Nakuha niyo? Kasi magkakaroon tayo ng 11 na expansion sa ating sa expansion ito. Magkakaroon tayo ng 11 na expansion. So, ang hinanap natin ay middle term. Yun yung middle term natin. The middle term ay equal to the middle term ay 6 term. 6 term, 5 dito sa left, 5 dito sa 5 din sa right kasi 11 sila lahat. Ang sa gitna ang ating hinanap. So ang r therefore ay equal to 6. So identify na natin yung r. Ang m natin, makuha natin ang m natin ay r minus 1. Ibig sabihin 5. So ang ating a uli, i-identify natin last, ang ating a ay x cube. Ang ating b ay equal to 4. Ang ating n ay equal to 10. So isulat ko lang uli yung formula na. Para masanay tayo, ang ating r term. Ang ating r term ng binomial expansion ay given by the formula n choose m. N choose m. Tapos a raised to n minus m. B raised to m. Yun yung ating formula. So we have this n choose m. We have, tawag dito, 10. 10 choose 5. Ibahin natin yung kulay para sikat. Dito ako. Nag-isip. Ito sa atin. The sixth term. Yun yung middle term natin. The sixth term is equal to 10 choose 5. A is x cubed raised to 10 minus 5. Tapos B is 4 raised to 5. So, calculate natin yung mga constant ito at saka ito. We have this una ay yung 10 choose 5. 10 choose 5. Okay, that is equal to 252. 252. Okay, 4 raised to 5. 4 raised to 5. Ay equal to 1024. So we have this 1024. X raised to 5 though, times 3 is 15. X raised to 15. Yun yung sagot natin. So far, X raised to 15 silang lahat. So ang mangyari dito, i-multiply na lang natin yan. 1024 times 252. 252. That is the answer. 258,000. Letter D. 258,048. Ayos. 258,048 x raised to 15. Baby. Yun yung sagot natin. Har, har, har. Ayos lang. At dito natin tinatapos ang part 2 na ito para sa ating Quiz 1, Basic Algebra Review Course. So, meron pang natirang problem, i-separate din natin yan na video para sikat, baby. Stop recording.